sa South Korea, guys, nung nagpunta tayo sa dome yun. So, Jordan siya. Hindi ko na natanda magkano ko nabili ito. 30,000 yata o 35 yata. So, marami tayong mabibili o marami kayong mabibili mga used na cellphone, pero hindi siya talaga totally obvious. Ayan o guys, yung Stan Smith na Adidas na puti. Tsaka yan, naka-plastic na pinang-part-time ko. Tsaka yung Puma. Ang dami yan guys. Ayun, naka-plastic pa yung iba. Saan ba? Ayun, ayun. So yan, naka-plastic dyan yung iba. So sa previous vlog ko, nung nagpunta tayo sa Dongmyo, so pinakita ko yung lugar kung saan makakabili kayo ng samot sa yung mga murang gamit. So yan guys, magsusot tayo ng sapatos kasi nanda tayo ng market. Ito pala yung ginagamit ko. Malapit na tayo mag-gym next month. Medyo hindi na gano'ng malamig. So siyempre gumagamit din tayo ng whey protein. So yan ang ginagamit natin guys, pampakondisyon at saka pampapawis. So yo, what's up mga kablog? So yo, nagbabalik na naman po ang walang kamatayang pagbablog ni Christoph TV channel. Guys, tumawag yung amo namin. So tinanong niya kung may ginagawa kami o may pupuntahan ako bukas. Sabi ko wala. So sabi niya, sige, pwede ka ba magtrabaho bukas? So siyempre wala naman tayong ginagawa. So kukunin na natin. Sayang din yun naman guys. So yan guys, lagi na natin kinukuha yung pangalan ng company natin sa vlog dahil ilang buwan na lang lilipad na si Kabulol. So tara, umpisa natin ang paglalakad. Tingnan nyo guys, ang sarap maglakad oh. Kasi yung araw tirik na tirik, malamig yung panahon pero nasisikatan tayo ng araw. Kahit pa paano hindi tayo nakakaramdam ng lamig. So dito sa Korea guys, hindi uso yung mga dumadaan na taxi na magpapara ka lang. Hindi. Dito kasi guys, tatawagan mo siya on call. Kaya sa mga nandito na, napakamahal ng taxi dito. So, papunta pa uwi pa lang, gagastos ka na ng around dito sa amin, 11,500 o minsan 11,000 lang. So magkano na rin sa Philippine peso yan guys. Kulang-kulang nga sa 500 yun o kaya 480 pesos, ganyan 470. Diba? Lapit lang naman ang pupuntahan mo, ba't hindi ka na lang maglakad kung wala ka naman bit-bit papunta. Pauwi, kapag medyo madami na yung napamili nyo, pwede na kayo mag-taxi. Kasi hindi naman nakakayang maglakad, mas masarap maglakad. Kasi tulad ng mga iba't ibang factory, minsan may mga nakikita tayong mga kababayan o medyo nakakakilala kay Kabulol tulad ng last week. Hindi ko pala sukat akalain na may mga ma-mimit ako na nanonood pala ng mga video ni Kabulol. Siya nga pala guys, sa mga Kabulol dyan na laging nanonood sa mga vlog ko o kahit hindi po, sa mga aspirant na lagi kong pinapaalalahanin kayo, wag po kayong tumingin magbase kaagad sa laki ng sahod dito. Dahil napakaraming vlogger, ako rin napapanood ko, wala na silang ibang ginawa kung hindi na lang mag-share ng laki ng sahod nila, kesyo magaan yung trabaho nila. Kasi guys, maraming mga kababayan natin doon sila nagre-rely sa laki ng sahod. Kaya pagdating nila rito guys, yung naabutan nilang trabaho, di mo maiwasan yung salitang inggit. Siyempre pag pumasok yung salitang inggit, makikipagkompetensya at magiging ano yun, comparison sa mga kaibigan nila. Uy, napasok akong trabaho, ganito hanggang nakatayo lang, makina pindot-pindot. So yung iba naman, ang bigat ng trabaho nila, hindi ba pare-pareho ba? So para maiwasan yung ganun na ano guys, so sana panuorin nyo munang mabuti. Kasi ang dami ko rin na napapanood ng mga vlog. Laging tinatanong nila, laging nilang kinukomment, sir, swerte mo naman, laki ng sahod mo, sana balang araw kami naman na nandyan. Kahit hindi sa mga vlog ko, kahit sa mga ibang vlogger na napapanood ko. Never ako nakakita guys nang nagtanong na, wow sir,
gaano kaya kahirap ang pinagdaanan mo bago mo masahod yung ganyang kalaksahod? Wala akong nakitang comment na ganun, guys. Totoo man. Kaya, guys, huwag po kayo mag-rely sa laki ng sahod dito para maiwasan nyo po yung masyadong mataas na expectation dito. Kagaya na sabi ko, pagtungtong nyo rito, yung pagiging asensado natin o asenso natin sa buhay, hindi yung instant na parang copy na 3-in-1 na once na nakahapag ka dito, nagtrabaho ka, automatic ganun na kalaki sahod mo. Hindi po ganun na. Kasi alam nyo, guys, eto ha, hindi naman po ako against kanya-kanya pong discard yan para magkaroon ng views yung mga video na ina-upload, lalo na yung mga vlogger dito. Kasi alam nyo, guys, hindi naman lahat kasi na sinasabi nila sa vlog 100% napaka genuine at authentic na totoo yun. Syempre minsan sinasamaan lang din nila ng konting twist para maging kapani-paniwala, guys. Kasi yung iba sinasabi nila ang gan lang ng trabaho nila, kasi yung pinapakita lang nila, guys, yung part na magaan, pero yung part na mabigat never nilang pinakita, di ba? So kasi may mga na experience ako rito dito nga sa company namin. Minsan dumating sa buhay ko na gusto kong kuhanan ng video yung ginagawa namin, pinakamahirap na ginagawa. Ang sabi niya, huwag mo kong kuhanin dahil baka makita yung kamag-anak nila, kaibigan nila sa Pilipinas na ganun yung trabaho niya. So hindi ba, guys, hindi maganda yung talagang ipakita mo kasi kung ano talaga yung totoong katayuan mo dito, nang sa ganun yung mga kapwa natin Pilipino magkaroon silang idea. Siyempre sa pamamagitan ng bagay na yun, natutulungan mo rin sila para maunawaan at maintindihan kung ano ba talaga ang magiging buhay nila. Kasi akala nila rito talaga masarap yung buhay kagad. So hindi. Eh kung lahat, guys, masarap yung buhay nila, di sana wala na nag-release. Wala na nag-TNT. Alam nyo, guys, kung susumayin nyo, kung bibilangin nyo yung mga nag-TNT rito at saka yung mga nagpa-release, mas marami pa sila kaysa sa mga pumunta rito na kagaya namin hanggang matapos kami. Halimbawa ako, mag-11 years na, isang company lang yung pinagtrabawang ko. Bibihira lang, mas madami pa yung mga undocumented at saka nagpa-release na nakailang company na. Kaya, yun lang ang nakakalungkot minsan, kaya nagiging kabawasan din yan sa reputasyon ng mga Pilipino. Siyempre, isang factor na rin yung yun nga, mareklamo at saka konting hirap, konting sigaw, mura, nagpapa-release na. Eh, alam naman natin yung mga Pilipino o tayo, hindi tayo sanay sa ganun na pamamalakad o pamamaraan. Madali tayong magtanim at magalit at magtanim ng sama ng loob, matagal bago mawala. Sila hindi ganun. Mamaya sisigawan ka, mumurahin ka, mamaya after na 5 minuto kakausapin ka nila para walang nangyari. Isa yan sa mga kailangan ninyong maintindihan, guys. At kumusta na pala yung mga pumasa sa exam? May mga nagtatanong pala sa akin kung pagkapasab mo daw ng exam, pwede bang hindi ka muna magpa-medical? Okay po yon, kasi hindi naman po kayo in-advise ni POEA na magpa-medical na kagad. Mas maganda yung hintayin nyo muna kung may advice po. Kasi nung kami kasi, in-advise talaga kami na magpa-exam. Kung wala pang advice ang POEA sa mga lahat na nakapasa na mag-undergo ng medical, and then wag muna po kayo magpa-medical kasi gastos din po yun eh. Hintayin nyo na lang po. Ha? At saka congratulations po sa lahat na nakapasa sa exam. So ibig sabihin nagbunga yung mga pinaghirapan po ninyo sa mahabang panahon na pagre-review, pag-aaral, samot sa rin technique, samot sa rin diskarte. Alam naman natin ang pag-apply sa South Korea sa napakalaking kompetisyon. Dahil bukod sa hindi lang Pilipinas ang kasali, may 16 na bansa na kasama o kasali sa EPS program ng bansang South Korea. So, kanya-kanyang diskarte ang ginagawa ninyo, iba't ibang style, iba't ibang pamamaraan para pag-memorize ng mga vocabulary, mga keywords, at matuto ng Korean. And then again, sinasabi ko po sa inyo, ang pag-aaral ng Korean, hindi naman po talaga kinakailangan na mag-undergo gayo ng Korean Learning Center. Pwede po kayong mag-schooling, mag-self-study. Dahil hindi po yung requirements talaga. And then, pag nag-aaral ka ng Korean naman, kailangan mo lang may pasa yung exam. Hindi kailangan, so sinasabi na fluent ka pagdating mo rito makipag-usap sa mga Koreano. Ang mga Koreano naman, hindi ka naman binibigla o hindi naman kayo masyadong kinakausap ng mga malalalim na Korean. Pagdating nyo rito, tinuturuan kayo. Hanggat maaari,
kung kaya nilang ipaliwanag kahit hindi man sa fluent na pag-English o English man na barok, English at Korean, at least yung sign language ba maintindihan po ninyo. So guys, ito yung mahirap. Yung malapit ka nang umuwi pero parang ang bagal ng araw, ang bagal ng oras. Kung kailan buwan na lang, dati taon, ilang taon ang binibilang ko, ngayon buwan na lang. So parang mas lalo ako na-excite na makasama ko yung pamilya ko kasi matagal-tagal na rin na hindi ako nakauwi. So nagbuhat na nagka-pandemic, almost 4 years yata, magpo 4 years na. So syempre sino ba naman ang hindi makakamiss sa pangungulila ng mga anak at syempre asawa, mga magulang at kapatid. So ito lang yung maganda sa isang OFW, yung pag-uwi ka na o magbabakasyon ka. Ang mahirap lang yung aalis ka. Ito guys, nandito na tayo dito sa pupuntahan natin, malapit na. High tech yung nagbabantay ng basura dito guys, CCTV na, may nagsasalita pa. Ayun o. So nandito na tayo guys, dito yung maraming mga tao pag mamaya, mga bandang alas 6. Kasi ito yung pinaka, kumbaga, bilihan na malapit. Nandito yung Asia Mart, banda doon. Meron din ano doon, E-Mart. So bilihan ng mga second na damit. Natin guys. So guys, nung bagong dating ako talaga dito sa South Korea guys, hindi ko alam talaga kung magtatagal ako rito. Alam mo yung pakiramdam na basta hindi mapaliwanag nung bago ako rito. So pag tinitignan ko yung company namin, so naaalala ko, nagpa-flashback lahat ng mga pangit at magagandang alaala. Marirealize mo pala, dati sinasabi ko na pag umuwi ako, never kong iisipin o maaalala yung company namin dahil sa may mga pangit talaga ang ugali ng mga amo namin, lalo na yung operation manager namin, yung kalbo na tinatawag namin. Laging bias siya para sa amin. Pero sa kabila pala nun guys, pag alam mo pa uwi ka na, minsan napapaisip ako. Sa kabila nun guys, siyempre madami din na naitulong sa akin yung company na to. Ito yung ginawang kasangkapan ng nasa taas ng Panginoon upang makamit o matupad ko at mabili yung mga bagay na dating inaakala kong imposible na magkaroon ako. So, syempre nagiging emotional, lalo na pa siguro kung paalis na ako. Yung pagdating ng araw magpapaalam na ako. Pag tinitignan ko yung amo namin, siyang parang naging ama si Majimbo sa akin dahil never ako nakaramdam ng pagmamahal ng isang ama. Bata pa ako, maagang iniwan yung tatay ko, yung nanay ko. So ayan guys, Asia Mart. So andyan yung halal food. Ang meaning pala ng halal food, correct me if I'm wrong guys, dinadasalan nila yung mga pagkinakain nila, yung nakapagsakainan ng mga kain ng pagkain nila bago nila kahinin. Kaya halal food pala, yan pala ang meaning. So guys, pasok muna ako. Medyo maharti yung nagtitinda rito, yung Juma. Baka ayaw niya yung may camera sa loob. Ito, ito na yung pamili natin. Biscuit, gatas, suka, ayan, donut, pinapay. Yung kinakain natin guys, siyempre, pumili tayo ng pinapay, kakainin muna natin dito. So guys, di rin po biro yung gastos dito guys. Yung mga bilihan dito, doble yung presyo sa Pilipinas. Kaya dito kung hindi ka marunong mag-budget talaga, tapos yari ang budget mo. Kadalasan kasi guys, sumusobra pa yung gastos natin sa budget natin. Lalo na kung nagba-budget ka talaga, gusto mo makaipon na kagaya ko, pauwi na tayo. Minsan kahit binibigyan ko na limitasyon yung gagastusin ko sa loob ng isang buwan, hindi maaaring hindi mag-exceed ba. Kasi pag binayaran o finance doon, kasi hindi mo naman makikita yung price ng mga binibili mo rito, minsan walang price. Kailangan naman ibabalik mo, isasakto mo lang doon sa budget mo, nakakahiya. So mahal din guys. Tara guys, merenda muna tayong tinapay bago tayo maglakad pa uwi. So yan guys, ito, uwi na tayo. Maglalakad na naman pa uwi, malamig. So
para makapagluto na naman ng merienda para bukas. Kanina nagluto tayo ng ulam natin kasi ako kasi usually ginagawa ko guys, nagluluto tayo ng merienda pagka out, isa na ginatang mais, pancit, basta o champurado na merienda ni Kapulol. Umakit tayo, nag shortcut tayo guys dito sa doon tayo galing sa taas. So ito, bumaba tayo ngayon dito. Inyong araw guys. So paano guys, hanggang dito na lang yung video natin. Pasensya na muna kayo sa video to, random videos lang to guys. So hindi pa tayo makabuelo dahil may pasok si Kapulol bukas, hindi tayo medyo makakagala. Pero bago ko umuwi guys, gagala tayo. May natitira pa tayong ilang buwan. Salamat sa mga patuloy na tumatangkilik, nanonood, sumusubaybay sa mga gagawin kong video o ginagawa ko o nagawa ko na pala. So huwag sana ninyong kalimutan na i-like yung notification bell, subscribe button, pakipindutin nyo para lalo tayong dumami at road to 10k na tayo. At congratulations po sa ating lahat, lalo na kay Kabulol. 9,000 followers na po, subscribers na po. Sana supportahan nyo rin aking FB page, Christoph TV channel din po. Although na-hack po siya, so medyo hindi ako ganong nag-stay na doon dahil medyo nasaktan pa ako nung na-hack yung FB page natin. Nasa 3,000 plus na tayo doon, hindi pa ako na-monetize doon, pero ayun, napasukan na ng hacker. So alam ko 400 plus pa lang po, pero magiging update po ako, nag-update o up-to-date po ako pag madami na tayong oras doon, nag-post din at nag-upload ng videos doon para makatulong din po sa mga kagaya ninyo na nangangarap na nangangailangan ng sagutan sa bawat katanungan po ninyo. Again guys, so that's it I think. So lagi ko sinasabi sa inyo, if you want to change your life, change your mind. Your thoughts become your words. Your words become your action. And your action becomes reality. So pag samasamahin nyo yun guys, magiging maganda ang buong ano. Hindi man na ganun kadali ang pagtupad sa mga pangarap, pero alam ko kahit napakahirap, posible pa rin. Basta't inisip mo, yun yung mangyayari. So, kita-kita tayo guys. Sumunod gagawin kong video. Ito muli si Kabulol. Ang inyong Kabulol dito sa bansa South Korea. Isang EPS factory worker. And on we'll go through the wastelands, through the highway.